State-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Abangan! Ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo. Sentido Kumon. Kasama si Narita Gadi, Homo Bono Adaza, Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan, 1530, DZME. Sentido Kumon. Yan. Magandang morning po. Araw po ngayon ang Miyerkules. Yan. It's Labor Day, May 1, 2019. Yan. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Yan, bago pa muna tayo sumahim papawid ano. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga kaagapay dito sa ating himpilan. Ha? Sa ngalan po na aming station manager, si Sir Tony Tabad. Sa ating technical side, si Engineer Joey Nunag na ngayon. Kayo na po si Engineer Rapitan. At sa ating IT, walang kakupas-kupas, si Amiel Basco. Sa ngalan po ni Ma'am Rita Gadi, ang may-ari po ng programang Sentido Kumon, ako po ang pansamantalang sisingkaw muna, si Joe Mariano. Kayo po ba'y nag-almusal na? Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa ating himpilan. Good morning po and happy listening to Arturo, David, and Randy Arciaga Santisas. Greetings from Jesus, Santa Cruz of Manila. Ayan. Marami pong salamat sa maagang yung pagsubaybay. No? Ngayon ay Labor Day. So, masaya-masaya po. Ginugunita po natin ang araw ng paggawa ngayon. Ayan. At ngayon naman po, araw ay wala naman masyadong traffic. So, dahil sa walang gawa, ayan, wala rin traffic. Walang masyadong trabaho ngayon ng MMDA. Dahil maluwag ang mga kalsada ngayon sa Metro Manila. Maliban lang, dito sa ating mga pulis, no? Ating mga member ng Philippine National Police na masyadong abalang-abala ngayon sa pagbabantay po, no, at sa pagbabantay ng seguridad dito sa ginagawang mga kilos protesta ng ang mga iba't ibang labor groups. Antabayanan din po ang mga ating mga radio reporters na magkapasok po ng kanilang ulat hinggil po nga diyan sa mga situation report sa mga sa nangyayaring mga kilos protesta diyan. At ano po ba ang ating mga pag-uusapan ngayon? Yan. Ito po raw ang nung nakaraan, mga kaibigan, mga kababayan. Nitong nakaraan ay problema po natin ang tubig, no? Problema po natin ng tubig ang Maynilad, no? Ang Manila Water nung una. Yan, may problema dahil nga sa kakulangan ng tubig, nagkaroon ng rotational water interruption, no? Lalo na dito sa parte ng Rizal. Yan. Eh ngayon po, ang Maynilad naman ang nagkakaroon ng problema noon sa pagbibigay nila ng supply ng tubig sa mga residente. So, ito na po ay dahil sa masyadong marami ng algae doon sa Laguna de Bay, no, yung lumot. Eh sa panahon ngayon pagka
at gantong mga tag-init, ayan, dumarami po ang mga lumot dyan sa may bahaging ng Laguna de Bay, kung saan, ayan po ang nangyayari. Nagkakaroon ngayon ng problema sa supply ng tubig ang Maynilad kasi halos kumukuha rin po sila ng tubig dyan, pan-supply dyan sa parte ng Cavite. Si Kuya Rap, yan, taga Cavite, no? Kaya ba Kuya Rap eh, nakakaranas na ng paghinto at ng inyong supply ng tubig dyan sa parting Cavite. Eh, ang sabi naman ng Maynilad, eh, ginagawa na raw nila ng paraan. So, gumagawa na sila ng paraan para malutas itong problema nila. Pero tinayak din nila na yung mga lumalabas naman na mga tubig dun sa mga gripo na sinusuplayan ng Maynilad, eh, safe naman. No? Yan naman is safe. Although, hindi masyadong malakas. Katulad ng nangyari noon sa Manila Water. Tinatanong nga ng kung halimbawa may rollback. May rollback. Meron ding magkakaroon din ng wave do sa bayarin sa tubig, eh malalaman pa, no? Kasi 'di ba itong Manila Water, dahil sa nangyari na pagkaantala ng pagbibigay nila ng magandang serbisyo na 24 hours sa service sa pagbibigay ng tubig sa mga sa mga tao, eh nagmulta. So itong Maynilad, ano kaya ang mangyayari, ha? Gantong nagkakaroon din sila ng problema sa kakulangan ng tubig dahil nga dito sa naging problema dito sa Manila Bay. Yan, gaya nga po ng asahan natin ngayon, kabi-kabila po ang kilos protesta, no? At itong yan, kabilang NCRPO, yan, san busy sa pagbabantay, no? Sa higit 8 8,000 pulis ang kanilang ide-deploy diyan sa mga lugar na kung saan magkakaroon ng kilos protesta. At katulad din ng report ni Kuya Tony kanina, na binalaanan ng nagbabala ang NCRPO na itong mga NPA na halimbawa ay makikilahok, no, makikisama sa kilos protesta, sumunod, kumbaga huwag silang magsimula ng kaguluhan, kung hindi ayun nga natural lang na arestuhin sila kung halimbawa sila magsimula ng gulo, di ba? So, sa oras na 7:45, tayo po muna ay mag-break, no? 7:45 na po ng umaga, ang oras na ito ay atid sa atin ng PCSO, sa PCSO, sa bawat taya para sa kawang gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o STL na sa probinsya nyo na. Exciting na mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL Bayan ang panalo. Ang resulta ng centralized STL draws na napapanood na binobola sa PCSO Draw Court ay para sa mga lugar o probinsya na walang ginaganap na localized draws. 18 years old pataas lang po maaaring sumali at maglaro ng kahit na anong PCSO games at huwag iutos sa mga bata ang pagbili ng ticket. At sa ating 9 p.m. draw kagabi, no? Sa mga hindi nakaabot po yung draw kagabi, ilabas na po ang yung ticket. Ito na po ang naging resulta. Ultra Lotto 658. In any order po, 22, 6, 10, 49, 33, and 11. Ang ating jackpot price ay may git 60 million pesos. Wala pong nanalo. Sa ating 5 winning numbers, may nakakuha po ng 8 bettors. Nanalo sila ng tig 48,480. Samantalang sa ating 4 winning number combination, nakakuha po ang 315 bettors ng tig 980 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos,
napanalunan po ito ng 6,359 bettors. At sa ating Super Lotto 649, in any order po, 13, 41, 35, 25, 4, and 29. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 118 million pesos. May nakakuha po ng 5 winning combination po, 5 winning numbers, na 19 bettors na Tigo 49,430. Sa ating apat na numero, nakakuha po ng apat na numero, ang 1,017 bettors, nakakuha po sila ng 730,000 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos, napanalunan po ito ng 17,393 bettors. Sa ating Lotto 642, in any order, 18, 33, 19, 17, 26, and 25. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na 67 million pesos. At sa ating 5 winning numbers combination, napanalunan po ito ng 17 bettors, tigyo 25,000 pesos. At sa ating 4 number combination, napanalunan po ito ng 1,182 bettors, antig po 520 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos, nanalo po ang 20,583 bettors. At sa ating Swerte 3, 597. Sa ating Easy 2, Lotto, 14 and 15. STL Game, Pares, 924. Swerte 3, 741. Sa ating 2 digits, 0 and 3. Tara na tangkilikin at ating laruin. Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratchet din ng makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kakinhawahan, kinabukasan, PCSO. Ayan, nagbabalik po muli tayo sa ating programang Sentido Common. Sa ngalan po ng may-ari ng programang ito, si Ma'am Rita Gadi. Ako po muli si Joe Mariano. Ayan, no? Ayan, dahil sa Labor Day ngayon, ito'y magandang balita rin. No? Noong 2018 or noong nakaraan taon, kalahating milyong contractual na manggagawa ang naregular. So sana po ngayong 2019, na sa pagpupursige pa rin po ng kasalukuyang administrasyon, sana po mas dumami pa po, no, yung mga kumpanya na sumunod po dito sa pinatutupad po na batas, no, ng ating gobyerno, no. Sana po mas marami pa pong manggagawa ang maregular at magkaroon po ng benepisyo, no. Kasi ang minimum nating pasahod ngayon, no, 537, no, dahil nadagdagan na nga po yan ng 25 pesos itong nakaraan, kung yun lang ang aasahan ng isang manggagawa at walang ibang benepisyo, no, dahil sa hindi pa sila mare-regular, kaawa-awa naman po, dahil unang-una, paano pag halimbawa sila ay nagkasakit, hindi sila magkakaroon ng sick leave, hindi sila makapag-sick leave, di po ba? Kapag ganun, syempre, pag kaway regular na empleyado, so entitled ka sa mga ganung benefits, no? Kung halimbawa man ikaw ay buntis, oh, so may mga benepisyo po ang isang regular na sana yung mga empleyado na napakatagal na, no, sa mga kumpanya, agad naman na ma-regular. Hindi lang po sa mga private companies. Marami nito rin sa mga gobyerno, sa mga
sa mga opisina ng gobyerno, sa mga LGUs, mga local government units. No po, marami po dyan, ilang taon na, no, yung mga tao nagtatrabaho dyan, hanggang ngayon, hindi pa sila ma-regular-regular. No, kahit nasabihin mo sila mga pasado sa civil service exam, no, hanggang ngayon ilang taon na ano pa rin, contractual. Yung aking yung aking kakilala diyan nagkatrabaho din sa isang local government unit, ilang taon bago siya na regular. So yung pagka-contractual ka kasi, ano, tuwing payday, para kang lagi na lang ang tawag doon, na kinakabahan. Dahil hindi mo alam kung susweldo ka ngayong araw o delayed ang sweldo mo. Kasi inuuna yung mga yung mga regular. So, sa dami ninyong mga contractual, so maghihintay kayo kung kailan kayo mapapasweldo, kung kailan merong budget na mailalaan para sa mga contractual. So, yan. Kung sana po, pangunahing isinusulong po ng ating pamahalaan na ma-regular po yung mga manggagawa, di unahin na po muna natin yung mga manggagawa natin dyan sa ating gobyerno, no, mga empleyado na matagal na pong naghihintay na ma-regular at walang mga benepisyo. Yan. Ito dai, hindi po kayo mabalik tayo dito sa ito raw daan-daan barko ng China na namatayan sa Pag-asa Island. Kagabi sa balita sinabi ni Secretary Panelo na dapat nga kung halimbawa pupunta man sila diyan, dapat nag-abiso sila, 'di ba? Kasi sa atin 'yan yung Pag-asa Island na yan. Unang-una, sinabi na rin ni Defense Secretary Lorenzana na umalis na rin sila dyan. Dapat na umalis na sila dyan. At hindi naman mga mangingisda lang ang nandyan, kundi mga milisya. Mga Chinese military, no? Ewan ko ba, ba't laging gano'n na lang ang sinasabi na mga mangingisda, no? Tsaka kung mangingisda naman nga iyon, dapat nagpapaalam din, no? Parang lang naman din yan, kung halimbawa manghihingi ka or manghimasok ka sa isang sa kapitbahay mo halimbawa, no? At syempre hingi ka ng permiso. Hindi ka nang basta-basta pwedeng pumasok na lang, no? At maaksuhan ka pa ng trespassing 'yan. No, parang ganun din. Sana naman lang una pa lang, nag-aabiso na ang mga ito, no, sa ating bansa. Kasi mahirap na, katulad niyan. Parang, buti nga ngayon, nakakarinig tayo ng mga salita, no, na pagtutol mula sa palasyo. Hindi katulad dati, lang sila, okay lang, ganyan, tahimik lang. Buti ngayon naman, magsimula nung panindigan ni makausap ni Pangulong Rodrigo Duterte si President Xi Jinping, na sinabi niya na talagang sa atin yung island na yan, yun, no, mas tumapang na, naging mas malakas na ang loob ng Malacañang na magkomento ukol sa gantong usapin. Ayan. Maraming salamat po sa panonood kay Julius Zhao. Ayan. Good evening po. Yan, nasa Canada po kayo, no, Sir Julius. Yan. Ito po ay nakakalungkot. Mapunta naman tayo dito sa usapin ng
Nakakalungkot lang po dahil nga hindi niyo po ba napansin itong nakaraang mga araw eh. Sunod-sunod ang ano ngayon, ang sunog, no? Eh, kahapon lang eh, ito, magkapatid, natrapo sila, no? Sa kanilang bahay na nasusunog. So, yan, ingat-ingat po din tayo. Katulad kanina, mayroon din sunog din, no? So, kahit sabihin mo nang tapos na po ang Fire Prevention Month, no? Eh, sa tindi po ng init ngayon, no, na ating nararanasan sa maghapon, no, kahit nga po sa gabi, maalinsangan, no? Eh, mag-ingat po tayo, yung ating mga anak, dapat po nating bantayan din at yung mga po, yung mga posporo na yan, yan, yung mga pinagsisimula ng ano eh, ng sa paglalaro po ng mga bata. Yan, dapat po eh tayong mga magulang eh maging responsable. Yan, para po maiwasan natin yung mga ganyang mga disgrasya, no? Eh mahirap po ang ika nga eh manakawan ka na, eh huwag ka lang masunugan at mahirap kung mawawalan ka pa ng mga mahal sa buhay. Ayan, sabi ni Sir Julius, akala ko ba pumunta yung mga 8 inodoro doon. Sabi po ito ni Sir Julius doon para paalisin mga Chinese militia. Eh, Sir Julius, hindi nga raw po sila pinayagan ng ng Philippine Coast Guard. Yan, eh dapat po raw eh pupunta sila eh hindi raw po sila pinayagan. Yun ang kanilang dahilan, no? Eh sabi naman ng Philippine Coast Guard eh hindi naman nila pinipigilan, no? Alin kaya sa dalawa nagsasabi ng totoo? Magandang umaga rin po kay Miss Lizelle Poras. Yan, from Bulacan. Good morning po. Ha, kayo po ba'y nagkape na? No? Kami nagkape-kape na rin dito. Ayan, ilang araw na lang. Kung hindi po natin isasama ang mismong araw ng May May 13 eh, 11 days na lang, no? Bago sumapit ang May 13 na midterm elections. Ayan, kayo po ba ay lista na ng inyong mga iboboto, ha? Ngayong darating na eleksyon, mahirap po yung pagdating na lang dun sa mismong presinto, eh dun pa lang kayo mamimili. Mahirap po yung mag-mini-mini-mini mo, no? So, mahirap po yung manghula kung sino na lang ating iboboto, no? Vote wisely. Yung mga dati na nating ibinoto na hindi naman nakita, na hindi naman po nating nakita na naging productive o wala naman pong ginagawa, eh, wag na po nating iboto. Ayan. Kasi, ganun na naman din po ang gagawin nila eh. Uupo lang sila, attend lang sila, or kung anong gagawin nila, no? Wala naman silang gagawin para matulungan ng bayan, no? Wala naman silang ipapasa mga batas na makakatulong sa atin. Eh, ba't pa natin sila pasasweldoin, di po ba? Ayan, maraming salamat na rin po kay Miss Kelly Lim na kayo na po nakikinig at nanonood yan dito sa ating mga programa sa DZME. Ayan po, maraming salamat. Ha? Miss Kelly, ano na bang inihanda mong almusal ngayon? Walang pasok, no? So, yan, good morning din po. Ha, Miss Kelly, sa inyong dalawa ni Miss Susette. Yan ang ating avid listener dito sa DZME. Ayan po. At ito naman, meron tayong ano, di ba? Amiel, meron tayong obligasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, no, sa iba't ibang issues, yan, ha? Tayo'y magbe-break muna. Hintayin lang po natin.
At ito na rin po daw mga basura. Ay, salamat po naman kung ibabalik na po sa bansang Canada itong mga basura na to na mga galing mga waste pa ng ano, mga sa ospital, itong mga basura ng Canada na itinapon dito sa ating bansa, no? Ah, okay na, engineer? Yan po, sa mga ginagawang orasan po ang radyo, 8:03 na po ng umaga. Yan. Ang oras na ito ay tid sa atin ng PCSO sa PCSO sa bawat taya para sa kawang gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o STL na sa probinsya nyo na. Exciting ang mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL Bayan ang panalo. Kung kayo po ay makakatanggap ng text o tawag na nagsasabing kayo ay nanalo sa loto o electronic raffle ng PCSO, huwag magpaloko, scam po yan. Heat sensitive rin po ang mga loto ticket, huwag pong babasain o paplansyahin ang inyong mga ticket. Kailangan ma-validate ng machine ang loto ticket para ma-claim ang inyong premyo. At sa ating loto draw kagabi, 9 p.m., no, sa ating ultra 658 in any order, 26, 6, 10, 49, 33, and 11. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 60 million pesos. Meron pong nanalo ng 5 winning numbers na 8 bettors na tig 48,000 pesos. At sa ating 4 winning number combination, napanalunan po ito ng 315 bettors ng tig 980 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos, napanalunan po ito ng 6,359 bettors. At sa ating super lotto, 649 in any order, 13, 41, 35, 25, 4, and 29. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na 118 million pesos. Yan. Meron pong nanalo sa 5 winning numbers. Nakakuha ng 5 winning numbers ang 19 bettors na panalunan po nila ang tig 49,430 pesos. Sa ating 4 number combination, 1,017 po ang nanalong bettors ang tig 730 pesos. Sa ating consolation prize na 24 pesos, nanalo po ang 17,393 bettors. Sa ating loto, 642 in any order, 18, 13, 19, 17, 26, and 25. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 67 million pesos. Sa ating 5 winning number combination, nakakuha po ang 17 bettors ng tig 25,000 pesos. Sa ating 4 winning numbers, napanalunan po ito ng 1,182 bettors, ang tig 520 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos, napanalunan po ito ng 20,583 bettors. Sa ating swertres, 597, Isitu Loto, 14 and 15, STL Game, Pares, 9, 24, Swear 3, 7, 4, 1, sa ating 2 digits, 0 and 3. Tara na tangkilikin at ating laruin, Lotto Games Aquino, pati sweepstakes partner tayo, scratch it din ang makakas, cash ng swerte, at bagong small town lottery. Maraming salamat sa ating duty engineer na si Engineer Joey Nunag. Ayan, napakasipag. Ha? At sabi ni Sir Julius, pagsuot nga ng vest, baliktad,
Yun pa kayong papunta sa Pag-asa Island. Sir Julius, parang kilala ko yung sinasabi mo na yan. Ito ha. Sabi ni Miss Lizelle Poras, ingat po sa lahat, daming mang pagsubok sa buhay natin. Still, keep on holding on. Trust God. Trust God lang. Thank you much. Pa-shoutout po, ma'am. Yes po. Yan, kasalukuyan nagkakape while watching. Ayan, maraming salamat po, Miss Lizelle Poras. Ha? Nang Bulacan. Yan, kababayan niya ni Miss Julie, taga Bulacan. Saan po kayo sa Bulacan, Ma'am Lizelle? Ha? Si Julie namin dito, taga Pandi. Yan. Sabi naman din ni Miss Kelly, tama lang yan, ibalik yung basura nila ng Canada ng madala. Sana noon pa nila ginawa. Ayan nga po. Nauna pang maisauli yung basura ng ng Korea, no? Yung nakaraan, no? Mas nauna sila na magpadala dito ng basura, no? At itong sabi ni sabi ni Mama LFM Sarmiento, good morning po, watching from Hong Kong. Yan. Tapos apong bumoto. Yan. Ang binoto po doon niya si Chong, Amy, Gadon, Alunan, Valdez, Toti, Casino, Aluna, ayun nga po, Alunan, Tolentino, Manikad, Ehersito, Mangundadato. Yan. Yan ang binoto ni Ma'am LFM Sarmiento. Yan. Patuloy po ngayon ang botohan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. Sana po, yan, tamang-tama. Sinabi na rin po ni Mama, ni Ma'am po ba or Sir, no? LFM Sarmiento, ayan. Buti at meron siyang listahan na. Okay po yun, no? Para pagpunta natin sa mga presinto, hindi tayo manghula. Kung sino na lang po ang mailagay na mabilugan natin sa ating balota. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Lizelle, nasa atin po kasi nakasalalay future natin. Tama po kayo dyan, Ma'am Lizelle. Kaya nga po tayo binigyan ng heart and mind para magdesisyon kung sino nararapat natin iboto or botohin. Ika nga po, huwag kang magreklamo sa pamumuno ng gobyerno kung ang iniluluklok mo ay dinaan lang sa kilok-kilong bigas, bihon at peso-peso. Mahalaga ang vote natin, shade ang narapat para sa buhay na sapat. Ayan po ang sabi ni Ma'am Lizelle Poras ng Bulacan. Ayan. Parang yung sabi na ni PNP Chief, na sabi kung halimbawang offeran kayo ng grocery, halimbawa, no, or konting halaga, at hindi naman nyo hiningi, tanggapin nyo, na which is na inalmahan din naman ng COMELEC, na, yun nga, bawal na bawal, no, dahil nga po, pagbili na yan ang boto, no, sa ating mga kababayan. Yan. Sabi ni Sir Julius, kami wala pa balota namin, marami pa kaming di nakaboto dito sa Midwest USA. Nako. Di bali po, isang buwan yun, di ba, Kuya Joey? Yung pagboto nila. Baka po on the way na yung mga balota dyan, Sir Julius. No? Kakaubusan ba? Ayan. Ito naman pong Cebu Pacific, no? Abala rin po ang naidudulot ng kanilang mga flight cancellations, no? Ngayong Mayo. Ayan. Biruin mo po 10 flights kada araw ang ibabawas nila. Ang babawasin nila. Ang paliwanag po ng Cebu Pacific, pag kailangan daw paglaanan ng oras ang operational recovery upang maiwasan na ang sunod-sunod na pagkakaantala sa kanilang operasyon. Ayan, wala namang umano itong magiging impacto sa business operations at financial condition ng budget carrier.
Mababatid na sa kasalukuyan, 400 ang flights ng Cebu Pacific kada araw. Biruin mo yun. Eh, paano kung halimbawang ano? Yung ating mga OFWs na kailangan na pong magpunta sa bumiyahe at tinihintay na po ng kanilang mga employer doon. Paano ang mangyayari sa gantong sitwasyon kung madedelay ang kanilang flight? No po. Eh sana naman gawan na ng agarang aksyon. Kawawa naman yung mga madedelay ng mga OFW natin. Eh kung halimbawa ang visa mo mapaso, di po ba? Eh sino po ang mananagot niyan? Ayan. Dito naman po sa nung nitong mga nakaraan, ang problema naman natin, sobrang dami, since Labor Day po ngayon, sobrang dami na ng manggagawang mga Chinese dito sa Pilipinas, na diba ang sabi, dapat mas priority natin ang mag-empleyo ng mga Pilipino, kung kaya rin lang ng mga Pilipino yung mga ganun trabaho. Di po ba? Sa ibang bansa nga, mga Pilipino nga ang gusto nilang kunin ng mga kanilang manggagawa, no? Dahil sa masipag, di ba? Bukod sa masipag, may alam pa sa trabaho. So, yung mga, ngayon, yung mga manggagawa dito na mga Chinese, marami na rin mga Chinese worker, nakikita, yan ha, na nagtatrabaho. Diyan sa sa mga online na mga gaming, diyan sila na lilinya no? So dito rin naman bukod diyan no, nakitaan din no na marami na rin pala na mga doctors no, na mga foreign doctors ang nagtatrabaho dito sa Pilipinas no? 'Di ba nagkakakulangan nga tayo sa nurses. Yan, dahil nga nagpupunta na po rin ng abroad, no? At pati sa ating mga doctors, no? Na nagpupunta na nga po ng ibang bansa para dun mag-practice. Dahil nga po gasino na lang po yung kanila daw kinikita, no? Samantalang pag nag-abroad ka, ang mga sweldo ng doctors at saka mga nurses sa mga government hospitals sa ibang bansa napakalalaki, no? Napakalaki po ng kanilang mga sweldo. So, yan, nakitaan, panibagong problema na naman 'to. Kung yung dati, mga construction worker, nakikita natin ngayon pati foreign doctors, no? So, yan, iniimbestigahan na po, no? Pinaiimbestigahan na yan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon. Yan, sana po mas bigyan natin ng priority. Ano kay maggawa ng ng hakbang ang gobyerno na kung saan para makapag-isip-isip din yung mga bagong mga doktor natin na wag nang magstay na lang dito sa Pilipinas at wag na mag-abroad, no? Pagka ganito nga, so may tendency na mag-hire na lang, no? Or halimbawa dahil nga sa kakulangan natin dito ng mga manggagamot, mag-isip yung ibang mga manggagamot naman sa labas ng ating bansa na dito na lang total may kakulangan tayo, di po ba? So dapat lang dito bantayan ng mabuti, no? Gobyerno itong mga illegal foreign workers na nagtatrabaho dito na dito sila nang gagamot, no? Ito ba 'yung may mga kaukulang dokumento? Kasi mahirap na, baka mamaya hindi natin alam, no, kung halimbawa mamaya dahil sa hindi naman to dahil sa illegal, no, ang pagkatrabaho dito, mali po ba natin kung yung mga dokumento nila,
ng pagiging doktor valid, no? So dapat anuhan natin 'yan. Paglaanan natin ng atensyon. Yan, no? Kasi delikado. Pagka halimbawang hindi naman pala doktor, nagdo-doktor-doktoran lang, di po ba? Dahil sa nga illegal na nagtatrabaho dito, hindi natin tayo makakasiguro sa kanyang mga credentials. Yan. At isa pa, yung mga doktor din natin dito sa Pilipinas, nawawalan din ng pagkakataon na magtrabaho dahil nakukuha nga nila yung trabaho na para dapat dun sa mga doktor natin dito. No? Ito po ng mga nitong nakaraan or nitong inong araw ba yon, Lunes, may napabalita po na isang pulis, no, Kuya Joey, sa Caloocan yan, di ba, sa Camarin, nung di ba sa Caloocan yon, yung pulis na nakabaril dun sa bata. Oo. So, ang sabi, may hinahabol daw na drug addict. Ang sabi naman ng mga witness, wala namang kabarilan, no? So, ang sabi, ang tama daw dito sa parting ulo. Nako. Iba po yan. Kung halimbawa naman na kasi parang nakita ko yung mismong lugar ko, Joey, parang lang siya, iskinita, 'di ba? So naglalaro daw doon yung bata, tinamaan. Ayan. Kaya ngayon nakaharap yung pulis na yan sa patong-patong na reklamo, sa patong-patong na kaso, no? Dahil paano niya mapapatunayan ang kanyang mga alegasyon sa mga ebidensya, no? Yung sabi nga ni PNP Chief Albayalde, Jer Albayalde, na malamang na sa kanya nagmula yung bala, no, na tumama dun sa bata, no? At saka hindi lang yon, ha, nung nagkakagulo daw sila, pati yung paanong lola, di mo malaman kung sadyang binaril o nabaril dahil sa komosyon, no? Ayan. Kaya kailangan talaga niyang harapin niya mga kaso na 'yan. At isa pa, tinitingnan na rin po 'yan, ha. Iniimbestiga na rin po ng Commission on Human Rights 'yan, yung kaso na 'yan. Sana po mabigyan ng hustisya itong bata, biro may naglalaro lang tinamaan, no? Nabaril siya ng di mo malaman kung anong meron. Kasi kung mag-warning shot ka naman, dapat pataas . No? Kung ang tama ng bala ng bata sa ulo, no? Ibang usapan na yan. Ayan, sabi ni Sir Julius, ito yung tungkol doon sa kanilang yung kanilang balota, no? Aha. Wala pa raw silang balota. Wala daw pang mail balota. Ay nako, Sir Julius. Ito si Mama Lisel Poras. Okay. Pag Cebu Pacific po, expected na po 'yan. So expected na raw yung mga delayed flights, no? Wala na pong bago sa kanila. 'Yan. Ranas na raw niya 'yan. 3 hours delay. Ayan nga po Pati nga po si ang amin kasama po dito, no? Si Sir Mike Abe nagrereklamo dahil nga nitong nakaraan nagpunta siya ng Davao. Ayan. Na-delay siya ng 3 hours. Ayan. Tama po yung sinabi nyo, 3 hours talaga ang delay. Ewan ko ba, 'di ba? Ang sabi naman din ng Cebu Pacific,
no? Para ma-check na rin nila yung kanilang mga maintenance din ng mga eroplano, di ba? Para ano, masiguro din yung safety rin, di ba, ng mga kumbaga sasamantalahin na rin nila yung ilang flights na de-delay, no? Eh napakadami kung sa isang flight, di ba, nasa more than 100, 300 minsan ng mga pasahero, no? Depende kung sobrang laki ng isang eroplano, tapos ma-delay or makakancel ng flights, no? So napakaraming tao ang mapeperwisyo talaga. Ayan. At no? Itong Comelec, ang sabi naman, sabi sa interview kahapon dito sa ating himpilan, no, na-interview to kahapon, no, kay Joey, ni Neil, si Director James Jimenez, na ano na sila, handang-handa na, eh, nung pa to eh, sinasabi yun, di ba, handang-handa na, ngayong May 13 election, no, sana nga, ang sabi, di ba, tinatanong nga kung posible daw na ano, na mawala ng kuryente. Dahil nga nagkakaroon tayo ng rotational brownout ngayon eh, dahil sa pagnipis na supply ng kuryente, no? Eh ang sabi naman nila pinaghandaan na raw daw nila 'yan, no? Eh sana nga meron pa ngang sabi na kahit daw magkaroon ng brownout, hindi raw maapektuhan yung mga machine kasi may mga battery. Ang alin? Ang machine. Kaya patuloy pa rin silang ng boto, no? Magbibilang ng boto mo. Ayan. Sabi ni Sir Julius Jau, ang tagal naman na delay yan, 3 hours. Opo, 3 hours po ang delay po ng mga flights. kaya dapat lang na mag-provide ang mga airline companies ng mga libreng pagkain, halimbawa, 'di ba, sa mga maapektuhan ng delayed ng flights, no? Lalo pat ganyan kahaba. Minsan yung ating mga biyahero, minsan hindi nakakapag-almusal pa yan, no? Kumbaga, hindi pa nakapagla-lunch, no? Dahil nga hinahabol nila yung flight nila, dahil 'di ba dapat sabi 3 hours bago ang flight, kailangan nandun ka na sa airport. Tapos pagdating mo sa airport, malalaman mo na delayed yung flight mo, no? Hindi ka pa hindi ka pa nag-aalmusal, 'di ba? So dapat lang, no, na mag-provide ang mga airline company, no, ng mga kahit malang ganyang matatawag ba nating konsuelo, di po ba, sa mga ating mga biyahero. Yan, ha? Ayan. Ito naman, sa mga misis, ha? Sa mga misis, good news po sa mga may karinderiya dyan, sa mga may kantin, no? At ito raw, nag-rollback po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, no? Sa advisory ng Petron Corporation, epektibo kayo ng alas 12 ng madaling araw. Ang babawasan ng 20 sentimos kada kilo ang presyo ng LPG. Katumbas ito ng 2 pesos at 20 centavos sa 11 kilogram na tangke ng LPG. Yan. Samantala, magkapatupad din ng 10 centavos rollback sa kada litro ng auto LPG. Ito po yung mga ginagamit ng mga ating mga taxi drivers. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Energy, naglalaro sa 600 hanggang 8 piso ang presyo ng 11 kilogram LPG cylinder. Ha? 600 hanggang 800 piso. Ayan. Nung nakaraan, bumili ako, kabibili ko lang ng LPG, 600 pesos kada tangke. Ah, ba't sa inyo? Ha? 640? Ang mahal naman. Sa amin, 600 lang. Ha? Sa amin,
Tumatagal yun ng mga 2 kalahating buwan. Ang tagal, di ba? Sulit na sulit. Yan, depende po sa gamit, no? Pero sa ngayon, yan, kahit ko kaperangkot na rollback, magpasalamat na rin po at kahit pa ano may bawas po sa presyo ng ating ginagamit sa ating pangluto. Ayan. Dahil lalo na yung mga may canteen, no, na ang hanap buhay nasa nakalinya sa pagluluto, mga nagke-cater. So, malaking tulong sa kanila yan, no? Ang malaking bawa, kahit yan ni kaperanggot, malaking tulong na yan sa kanila, no? Dahil yan ang pangunahin nilang pangangailangan sa kanilang negosyo. Ayan. At, ito pa, panghuli. Ayan. Nilagdaan na rin po ni Pangulong Rodrigo Duterte Executive Order Number 79 ang kautosang layong magpabuti pa na ugnayan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Yon. Sa ilalim ng EO 79 o tinatawag na MILF Normalization Program, obligahin ang MILF na buwagin na ang private armed groups. Ayan. Mas magkakaroon na ng peace and order po diyan sa Mindanao. Sa ilalim rin sa verification, validation at decommissioning ang lahat ng kanilang armas na pangasiwaan ng binuong independent decommissioning body. Ayan. Yan po, no, sa pagusulong po ng kapayapaan po diyan sa Mindanao na isa rin sa mga priority ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na po, no, para po maiwasan na rin ang kaguluhan. Ayan. Isa na yan sa kanilang mga hakbang para sa pagsusulong, ha, ng peace and order dyan sa Mindanao. At sa oras na alas 8:29 ng umaga sa ginagawang oras ang radyo, no? Ang oras na ito ay tid sa atin ng PCSO. Sa PCSO, sa bawat taya para sa kawang gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o STL na sa probinsya nyo na. Exciting ang mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL Bayan ang panalo. Ang resulta ng centralized STL draws na napapanood na binobola sa PCSO draw court ay para sa mga lugar o probinsya na walang ginaganap na localized draws. 18 years old batas lang po maaaring sumali at maglaro ng kahit na anong PCSO games at huwag iutos sa mga bata ang pagbili ng ticket. At sa ating 9 p.m. draw kagabi, Ultra Lotto 658 in any order, 22, 6, 10, 49, 33 and 11. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 60 million pesos. Sa ating 5 winning number combination, na panalunan po ito ng 8 bettors, antig for 48,480 pesos. Sa ating 4 winning combination, na panalunan po ito ng 315 bettors, na antig na 980 pesos. At sa ating consolation prize na 24 pesos, napanalunan po ito ng 6,359 bettors. Sa ating Super Lotto 649, in any order, 13, 41, 35, 25, 4, and 29. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 118 million pesos. At sa ating 5 winning number combination, napanalunan po ito ng 19 bettors, antig 49,430. At sa ating 4 winning number combination, napanalunan po ito ng 1,017 bettors, antig 730. At sa ating consolation prize na 24 pesos, nanalo po ang 17,393 bettors. Sa ating Lotto 642 in any order, 18, 33, 19, 17, 26 and 25. Wala pong nanalo sa ating jackpot prize na mahigit 67 million pesos.
Sa ating 5 winning number combination, napanalo na po ito ng 17 bettors, antig 25,000 pesos. At sa ating 4 winning number, napanalunan po ito ng 1,182 bettors, antig 520 peso. At sa ating 24 pesos na consolation prize, napanalunan ito ng 20,583 bettors. Sa ating swertres, 597, Easy 2 Lotto, 1415, STL Game, Pares, 924, Swear 3, 741, 2 digits, 0, and 3. Tara na tangkilikin at ating laruin, Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo, scratch it din ng makakas, cash ng swerte, at bagong small town lottery. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nakilig po at nanood po sa ating Facebook page, no? Si Maring Julius Janet, ayan, pahabol, good morning. At sa ating si kumparing si Joselito Escalona dyan sa US. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan, regards sa iyong family. At sa ngalan po ni Ma'am Rita Gadi, no? Ako po si Joe Mariano at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakaagapay dito sa ating himpilan. Si Engineer Joey Nunag sa ating technical side at sa ating IT, si Emiel Basco. At sa ngalan po rin ng aming station manager, si Sir Tony Tabad. At sa ating program director, si Sir Ed Sarto. At sa ating news director, si Miss Jamie Quinto. Ako po, si Joe Mariano. Antabayanan po ang Kongreso ngayon at your service. Ihatid po sa inyo ni Sir Ed Sarto. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo. Sentido Común, Sentido Común. Kasama si Rita Gadi, Homo Bono Adaza, Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan, 1530, DZME. Sentido Común. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba, pero mag-